Alamin natin ang latest tungkol sa Bagyong Helen mula sa resident meteorologist ng GMA News na si Nathaniel Cruz. Magandang hapon po, Mang Tani. Magandang hapon, Mark. Nakataas na nga ang public storm warning signal number 2 sa mas maraming probinsya sa may hilagang Luzon. Bukod pa sa Isabela at Cagayan, signal number 2 na rin sa Apayao, Kalinga, Kalayan, Babuyan at Batanes Group of Islands. Babala rin sa mga nakatira sa mga lugar na yan na lalo na sa mabababang bahagi na maging alerto sa posibleng flash flood at landslides naman sa mga bulubunduking lugar. Maaaring magkaroon din ng malalaking alon o storm surges dyan sa mga probinsya na yan. Storm signal number 1 naman sa Quirino, Aurora, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, Mountain Province, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Abra. Posible rin pong magkaroon ng flash flood at landslide sa mga nabanggit na lugar. Sa pagtataya ng PAGASA, napanatili ng Bagyong Helen ang lakas nitong 75 kilometers per hour at bugsong aabot sa 90 kilometers per hour. Pero bahagyang bumagal ito at gumagalaw na lamang ng 13 kilometers per hour patungo ng west-northwest. Huli itong namataan sa layong 260 kilometers east-southeast of Tuguegarao, Cagayan. At dahil bahagyang bumagal ang takbo nitong si Helen, ay asahan natin na mas lalo nitong pag-iigtingin itong hanging habagat. At base naman po sa storm track ng Weather Central, inaasahan na kung hindi magbabago ang direksyon nito, ito ay tatawid ng extreme northern Luzon bukas at posibleng nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility sa Webes bago ito tumama ng mainland China. At kung titingnan po natin ang galaw ng hangin, ay patuloy ngang namamayani itong hanging habagat na hinihigop naman nitong bagyong si Helen. At dito makikita natin na hindi masyadong malakas yung paghigop ng habagat kung ikukumpara ng mga nakaraang araw. Pero dahil nga po sa pagbagal ng takbo nitong bagyong si Helen, ay titingnan natin kung anong magiging epekto nito sa paglakas ng ating hanging habagat. At makikita naman dito sa ating rainfall forecast, na patuloy po yung kulay green na nakatakip sa malaking bahagi ng Luzon hanggang dito sa ibang bahagi ng Visayas, pero meron tayong mga kulay pula at kulay dilaw na nakikita, at ito nga po ay kaakibat ng malalakas na pag-ulan na lalong-lalo na dito sa Southern Luzon hanggang dito sa may Northern Luzon. Yung pong mga pula at dilaw na yan ay magdadala po ng malalakas na ulan. At dito naman sa Metro Manila, asahan pa rin po natin ang mga pag-ulan sa susunod na dalawang araw. Hanggang Huwebes po yan, at pagkatapos ng Biyernes hanggang Linggo ay inaasahan na natin ang unti-unting pagganda ng panahon dahil sa paglayo na ng bagyong si Helen. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro. Makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.